Sino nga ba si Claire de la Puente sa totoong buhay? Bakit siya nagtitrending ngayon? Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo pa alam kay Claire de la Puente. Pero kung bago ka lamang sa aming channel, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos gaya nito. Si Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman, o mas kilala bilang Claire de la Fuente, ay ipinanganak noong December 28, 1958. Taong 1970, noong mas makilala si Claire dahil sa kanta niya na Sayang. Humakot si Claire de la Fuente ng samot-saring parangal dahil sa kantang ito. Nabansagan din siya na Asia's Sweetest Voice dahil sa kanyang estilo ng kanyang musika. Inihalin tula din siya kay Karen Carpenter dahil kaboses daw nito si Karen Carpenter. Si Karen Carpenter ay isang international singer. 15 years old si Claire de Guzman noong nanalo siya sa kauna-unahan niyang singing contest. Tiyak na iniidolo nga ni Claire de la Fuente si Karen Carpenter dahil ang kantang Love Me For What I Am ang laging piyesa niya tuwing sasali siya ng singing contest. Nagtapos siya ng kursong accounting sa University of the East. Doon ay unti-unti rin siyang nakilala at madalas siyang pinupuri ng mga kaibigan niya at mga kaklase dahil kaboses raw talaga niya si Karen Carpenter. Taong 1977, noong na-release ang unang album niya at pumatok naman ito sa ating bansa. Gumawa pa siya ng kasunod na album. Bukod sa kanta niyang Sayang, ginawa rin niya ang kantang Paminsan-Minsan at Nakaw na Pag-ibig, na kung saan pumatok rin sa pandinig ng mga Pilipino. Nabigyan siya ng titulong Queen of Tagalog Songs. Pagdating sa mga musika, halos kapantay niya si Rico J. Puno. Si Claire de la Fuente ay tinagarian ding Jukebox Queen. Dahil sa husay ng pagkanta ni Claire de la Fuente, nakilala niya si George Canseco. Binigyan siya nito ng break upang gumawa ng jingle si Guerrillong Hope. Dahil dyan ay mas nakilala pa ang si Guerrillong Hope dahil sa angking husay ni Claire de la Fuente. Makalipas ang ilang taon ay na-elect si Claire bilang presidente ng EMBOA. 70% ng mga bus operator sa Maynila ay kanila. Isang successful businesswoman si Claire de la Fuente. Taong 2003 ay kumuha ng Master in Business Administration si Claire de la Fuente sa University of Australia. Natapos niya ang kanyang kurso noong 2005. Pumasok rin siya sa cosmetic industry at nagbukas ng sarili niyang store. Ginamit rin niya ang kanyang skill sa culinary at nagbukas siya ng sarili niyang restaurant. Taong 2006 nung maging balo siya sa kanyang asawa dahil sa iniinda nitong cancer. Kasamang naulila nito ang dalawa nilang anak na si Gregorio de Guzman, o mas kilala na si Gigo, si Graciello de Guzman. Matatanda ang kamakailan lamang, si Gigo de Guzman na anak ni Claire de la Fuente ay nadawit tungkol sa isyu kay Christine Dacera. Isa nga si Gigo sa tinuturo na may kinalaman sa nangyari kay Christine Dacera. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga linggo at araw, pumanaw na si Claire de la Fuente. Sinabi ni Gigo de Guzman na ang kanyang ina lamang daw ay nag-stay sa tent sa labas ng paggamutan. Ngunit hindi talaga na niya kinaya ang kanyang nararamdaman. Pumigay na ang kanyang puso. Hindi na siya kinayang ma-revive. At isa rin sa pagkawala niya ay ang dahilan tungkol sa kumakalat na sakit. Hanggang dyan na lang muna ang ating video. Ano nga bang masasabi mo sa video na to? I-comment mo na yan sa baba at ito'y aming babasahin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos kagaya nito. Maraming salamat po.